Praise the Lord. Hallelujah. Good evening, good day. Magandang hapon, magandang araw sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Sa lahat ng mga nasaan mang lugar sa oras na ito. Join me once again in our live streaming. Glory to God. Praise the Lord. Truly, the Lord will do great and mighty things in this very hour. Samahan po ninyo muli ang lingkod ng Diyos. Sapagkat tunay nga po na dakilang bagay muli ang gagawin ng ating Panginoon. Kaya naman sa oras na ito, hiling ko po sa bawat isa, sa iyo, sa inyong lahat, kagaya po ng dati, inyo pong ilabas na po ang inyong mga Biblia. Inyo na pong ilabas ang inyo pong mga notebook at ang inyong mga ballpen upang sa ganoon ay sama-sama ho nating pag-aralan po muli ang salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. At habang tayo po ay nakikinig at nanonood, glory to God. Habang tayo ay nakikinig at nanonood, mag-watch party rin ho tayo. I-share din po nito, i-share din po natin ito sa lahat ng ating group. Glory to God. Huwag nating hindi ito i-share sa lahat ng ating group upang sa ganoon sila rin naman ay maligtas, makatanggap ng kagalingan at himala, at maranasan din naman ang kabutihan ng ating Panginoon. Glory to God. So once again, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, so all to all that are watching and listening out there, glory to God. So welcome once again to Kingdom of Jesus Fellowship International, a kingdom that cannot be shaken. Kingdom of Jesus Fellowship International, a kingdom that cannot be shaken. So get your Bible, get your pen, glory to God, and jot down the wonderful revelations of God, and believe in this very hour, glory to God, truly, the Lord will do great and mighty things in our lives. Kaya po kung handa na po ang bawat isa, tayo pong lahat ay umuko at pumikit at tayo po'y manalangin. Let us bow down our heads and close our eyes. Heavenly Father, in Jesus' name, through the power of your Holy Spirit, search our hearts, search our minds, search our whole being, Lord. Suriin niyo po ang aming puso't isip, ang aming buong katauhan. Kung meron ka pong nakikita ang anumang pong karumihan, patawarin niyo po kami at hugasan ng inyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Father, cleanse us with your holy blood from all of our sins and iniquities, all our transgressions, weaknesses, and shortcomings. Father, we pray that in this very hour, pour out your Spirit. Manifest your awesome presence, Lord. Buos niyo po ang inyong masaganang biyaya, Panginoon, sa oras pong ito. Magligtas ka po, magpagaling, gumawa ng himala. Patunay nga po, Panginoon, na maranasan namin ng iyong kabutihan. Dalhin niyo po kami sa isang kalagayan na kagaya po ng aming Panginoong Hesukristo, na ginagawa lamang ang iyong kalooban, Ama, hanggang sa huling hininga ng aming buhay. Father, save us this day. Heal us, perform miracles in Jesus' name. May we experience once again your goodness. And Lord, bring us, Lord,
to our highest calling and perfect destiny in Jesus Christ. May we live like you, Father God, doing and finishing. May we be like Christ, doing and finishing the will of the Father till the last breath of our lives. Salamat po, Panginoon. Take all the glory. In Jesus' mighty name, amen. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. Isa nga pong malakas na hallelujah! Hallelujah! Isa nga pong malakas sa palakpak sa Diyos na buhay. Woo! Thank you, Jesus. So sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, welcome to those who are watching and listening right now, welcome. Shall we open our Bible in the book of Acts chapter 12? Buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa aklat po ng Gawa 12. Glory to God. Gawa 12 versikulo 1 hanggang 5. Acts 12 verse 1 to 5. Gawa 12 versikulo 1 hanggang 5. About that time, Herod the king laid violent hands on some who belong to the church. He killed James, the brother of John, with this word. Sa purihin ng pangalan ng Panginoon ay ito pong si Herodes ay galit na galit sa totoong iglesia ng Panginoon. Pakisabi, galit na galit. At kanya pong pinapatay. Ito pong si James, si Santiago, na kapatid ni John, na anak ni Zebedee. Hindi po ito si Apostle John the Beloved and all other Johns in the Bible. This is not John the Baptist. But this is Apostle, this is James, the brother of John, not the apostle, not the John the Baptist or other Johns in the Bible. This is James, not the brother of Jesus in the flesh. But this is James, the brother of John. Pinapatay po ni Herodes, ito pong si Santiago, si James. Nakapatid po ni Juan, na mga anak po ni Zebedee. Sa Tagalog po ay Zebedeo. And when he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. This was during the days of unleavened bread. And when he had seized him, he put him in prison, delivering him over to four squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out of the people. So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. So purihin ang pangalan ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Pinabantayan po ni Herodes itong si Pedro, si Apostle Peter. Ang sabi rito, delivering him over to four squads of soldiers to guard Peter. At pagkatapos ng Passover, ay aharap niya ito sa mga tao na ang ibig sabihin, kung paanong pinapatay niya si James, ipapapatay din niya si Peter. Herod, the type of Satan. Si Herodes, tipo ito ni Satanas. No? After he killed James, he wants Peter also to be executed. Gusto rin niyang ipapatay si Pedro. Pero ano pong ginawa ng iglesia, ng totoong iglesia ng Panginoon? The called out people. The iglesia. Ang sabi ng Biblia, but earnest prayer for Peter was made to God by the church. Sa purihin ng pangalan ng Panginoon, listen very carefully. Herodes or Herod is a type of the devil. The devil's job, the devil's task, the devil's assignment
is to steal, to kill, and destroy. John chapter 10, verse 10. Naparito lamang si Satanas sa mundong ibabaw na ito para magnaka o magwasak at pumatay. Pero naparito ang ating Panginoong Heso Kristo para magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiya. Maliwanag po yun, mga minamahal. Naparito lamang si Satanas para magnakaw, magwasak at pumatay. Yun po ang kanyang trabaho. The devil's task here on earth, job here on earth. The devil's agenda here on earth is to steal, to kill, and to destroy. And brethren, many are bound by the devil. Napakarami po, mga kapatid, ang nasa ilalim po ng pagkabilanggo ni Satanas. Ayan. Naunawaan po natin, akin pong muling ulitin ha, si Herodes po ay isang simbolo, tipo ni Satanas, na ang layunin ay magwasak, magnakaw at pumatay, Juan Gis-Gis. At tuwang-tuwa siya nung kanyang pinahulit, pinapatay, ito pong si Apostle James, the son of Zebedee, the brother of John. And when the Jews, and when he found out that the Jews was also happy, the Jews were also happy about the death of James. You know, he seized Peter and put him into prison. And he wants Peter to be executed as what he did to James. Ito pong si Herodes ay tipo ni Satanas na kung paanong nasiyahan siya at nasiyahan ang mga Judyo, the persecutors, the bashers, and the haters of Jesus and the apostles. Na pinapatay niya itong si Santiago na kapatid ni Juan. Santiago sa Tagalog, sa English, James, na anak ni Zebedee, ay pinahuli rin niya si Pedro na ang layunin niya ay ipapatay din si Pedro. Grabe talaga itong si Satanas. Sabi ko po, grabe. The devil wants only his purpose of coming here on earth is to kill, to steal, and to destroy. John chapter 10. And many are bound by the devil and need of deliverance. Marami po ay nasa ilalim po ng pagkabilanggo ni Satanas. Nasa ilalim po sila ng control ni Satanas. At kinakailangan po nila ng paglaya. Maaaring ang iyong kapatid pa ay hindi paligtas. Ang iyong mga pinsanin, ang iyong mga mahal sa buhay, tiyo, tiya, ate, lolo't lola, manugang, biyanan, maybe a member or members of your family, your relatives, are still unsaved, hindi pa rin ligtas. Maybe many of our loved ones are still in bondage of sicknesses and diseases, or even poverty, or even of fear of coronavirus. Maaring ating mismong mga mahal sa buhay ay alipin ng pagkatakot sa coronavirus. Puno ng sakit at karamdaman, kahirapan, at bilanggo ng kasalanan at bilanggo ng maling paniniwala, pananampalataya, maling sekta, reliyon, grupo, denomination, coalition, movement. So mga minamahal, ano pong ginawa ng church? You know, for the church, no? What Herod did to James is unacceptable. And what Herod is planning for Peter, to kill Peter, this is too much. So brethren, the church prayed earnestly, made an intercession earnestly for Peter. Yun po ang ginawa po ng church. Yung totoong iglesia ng Panginoon. And the true church are men and women that was
and cleansed by the blood of the Lamb. Ang totoong iglesia ng Panginoon ay hindi yung bininyagan, binautismuhan, kinumpilan, naging miyembro na ka, relihiyon, sekta. Hindi yun. Yung nadoktrinahan, hindi po yun. Ang totoong iglesia ng Panginoon, yung humingi ng tawad sa Diyos. Inamin ang pagkakasala at pagkakamali. Nakaranas ng pagbabagong buhay, nalinis ni Kristo ang kanyang pusong marumi sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus. Ulitin ko po uli. Ang totoong iglesia ng Panginoon ay yung pong humingi ng tawad sa Diyos. Inamin yung pagkakamali, inamin yung pagkakasala, inamin lahat ng karumihan at kahalayan. Inamin ang lahat ng maling paniniwala at pagsamba, kinagisnan, kinamulatan, kultura. Inamin na ang kanyang buhay ay mali sa harapan ng Panginoon. Nagsisi ng kasalanan at tinalikda ng kasalanan na ang kalakasan ng Diyos ay dumating sa kanya upang matalikdan niya ang kanyang mga ginagawang kasalanan at maging isang bagong nilalang kay Kristo Jesus. You know, brethren, it's hard for a man, for a human being, to get away from sins, to have a new life, because apart from Jesus, we can do nothing. John 15 verse 4. Kung hiwalay tayo kay Jesus, wala tayong magagawa. Napakahirap magbagong buhay. But if we admit that we are sinners, and our destiny is hell, and nobody can help us from going to hell except Jesus, if we will admit that, and if we will repent and renounce all our sins, then the Holy Spirit will live in us, will help us to live a holy, pure, and righteous life. Ganun po yun, mga minamahal. Yun po yung sinasabi ng John chapter 3, verse 3. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Born again means having a new life in Christ. Unless a man be born of water, and that is the word of God, and of the Spirit, he cannot see and enter the kingdom of God. John 3:3 and verse 5. Maliwanag po sa Juan 3:3 at Juan 3:5 na maliban tayong ipinanganak sa Espiritu, Holy Spirit, at sa tubig, at ang tubig na ito'y salita ng Diyos. Na kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos at atin itong isya nakabuhay, at ang Holy Spirit ay tumira sa atin, mababago tayo. Inuulit ko po, napakahirap magbagong buhay. Napakahirap pong tumalikod sa mga bisyo at kasalanan. Ang tao'y may marupok, sabi nga. You know, because of our human frailty, people have a hard time to get away from sins. But if we will accept the word of the Lord, and if we will receive the Holy Spirit, and the Holy Spirit will reside in our hearts, then we will be changed. Mag-aaron ho tayo ng pagbabagong buhay. So sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa oras na ito, ikaw ay bininyagan, binautismohan, kinumpilan, nadoktrinahan. Ikaw ay nasa isang iglesia, simbahan, sambahan, o ano man ang tawag mo riyan, aktibo ka riyan. Pero kung hindi pa si Kristo ang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas, at wala ka pang bagong buhay kay Kristo, nabubuhay ka pa rin sa mali, sa hindi tama, imperno pa rin ang iyong punta. Kaya ang hinihingi ng Panginoon, maborn again ka. Maranasan mo yung pagsilang na muli, yung bagong buhay. God wants you to experience His power to change our lives, to make us righteous, holy, pure, clean in the sight of God. No religion, no baptism, no confirmation, no doctrine, no catechism can save us. Only Jesus. Jesus is God, became man, and died on the cross of the Calvary in order for us to be saved. Ang Panginoong Hesukristo ay Diyos ang nagkatawang tao,
na namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo maligtas. Kaya sa oras na ito, ginigiliw na nakikinig. Kung hindi ka paligtas at di ka papapasok ng langit, nabubuhay ka pa rin sa mali, sa bisyo at kasalanan, ito ang pagkakataon mo para ikaw ay maligtas. Tanggapin mo ngayon si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo dahil bukas ay maaaring huli na ang lahat. This is the day of your salvation. If you are not yet saved, so admit that you are a sinner. Believe that Jesus Christ is the only Savior and confess your sins to Him. And presto, God will forgive us. The Holy Spirit will reside in us. Help us to live a holy, righteous, and pure life. Our names will be written in the book of life. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. So naipaliwanag ko po sa inyo ang ibig sabihin ng church. Hindi ito relihiyon, sekta, denominasyon, sambahan, o ano man ang tawag mo rito o simbahan. Lamang, ito po ay mga grupo, katkalipunan ng mga mananampalataya. Ang sabi ng Biblia, and the church earnestly pray to God for Peter. Pwede ba namang mag-pray ang relihiyon? Pwede ba namang mag-pray ang sekta at ang denominasyon, ang grupo? Hindi po. You know, the church, I mean the building, the organization, the religion, cannot pray. Only people pray. And those who are washed by the blood of the Lamb, the gathering of the believers are called the church. If two or three gather in my name, Jesus said, I am in the midst of them. Kapag dalawa, tatlo, nagkatipon sa pangalan ni Jesus, nasa kalagitnaan nila ako ang sabi ng Panginoon. Kaya po sa gabi pong ito, sa oras pong ito, ay naipaliwanag ko po ang ibig sabihin ng church. Ang church ay hindi relihiyon, sekta, building, hindi ito simbahan, hindi ito ano pa man ang katawagan mo riyan. Ito ay kalipunan ng mga taong naranasan ng pagpapatawad ni Kristo. Humingi ng tawad si Kristo, kay Kristo. The church are the gathering of the believers, the assembly of the believers who accepted that they are sinners and repent from their sins and receive the forgiveness and the salvation of Jesus. So purihin ang pangalan ng Panginoon, listen very carefully. Kaya napakahalaga ng trabaho ng iglesia, the true church of God, upang ang bayang Pilipinas ay makalaya. Kasama na ang ating mga mahal sa buhay dyan, mga kaibigan, mga classmates, mga batchmates, na unawaan po ba natin, mga minamahal. Napakahalaga po niyan na unawaan po natin. Napakahalaga na ang ating mga lahat ng ating mga kaibigan na unawaan po natin. Lahat ng ating mga kaibigan, classmates, batchmates, lahat. No? Eh lahat yan ay dapat na maligtas po, mga minamahal, naunawaan po natin. Sinuulit ko pong muli, kinakailangang lahat ay maligtas. Pakisabi nga po lahat. Kinakailangang lahat po ay maligtas. Naunawaan po ba natin, pa po ba natin iyon? Pag sinabi po nating lahat po talaga dapat, naunawaan po natin. Lahat po ay kinakailangang magkaroon ng kaligtasan. At napakahalaga ng pananalangin ng iglesia. So brethren, let me emphasize that the church has a very important role in saving
our loved ones, friends and relatives, batchmates and classmates. Napakahalaga po, napaka-importante po ng Iglesia para po sa kaligtasan ng buong mundo. So brethren, ano pong ginawa nito pong si Pedro po, ano pong ginawa po ni Pedro? ng church, na dalangin po sila para kay Pedro. Naunawaan po natin. Kaya sa oras na ito, kung ikaw ay hindi nananalangin, kung mababaw ang iyong panalangin, kung ang iyong panalangin ay barabara, paisi-isi, hindi masikap, hindi masidhi, hindi maalab, hindi maapoy, ay simulan mo ng pag-alabin, pag-apuyin, at pasidhiin na. You know, we are very busy with so many things. That's why we forget to pray. And if we will pray, we pray just a little prayer. No fire. Just for the sake of praying. But it is not a heartfelt prayer. Naunawaan po natin. So mga minamahal, sa panahon natin ngayon, sige po, tingnan po ninyo ang isipin po ninyo yung inyong mga mahal sa buhay. 'Di ba? Ang dami pang hindi ligtas. Oh. Isipin po ninyo ang inyong mga classmates, batchmates, schoolmates, office mates, 'di ba? Ang dami pang hindi ligtas. 'Di ba? At marami pa nga mga backsliders, 'di ba? At hindi ligtas kasi backsliders . At napakaraming may mga sakit at karamdaman at napakaraming nasa kahirapan. Yung iba ay naapektuhan ng coronavirus at ang iba naman ay takot sa coronavirus. So ibig pong sabihin mga minamahal, napakaraming tao is under the influence of the devil. Many people are bound by the devil, under the stronghold, control of the devil. Many are in pain, in sicknesses and diseases. Many are in vices, in false religion and false belief. Many are backsliders. Many are in false church and false teachers and false doctrines. Napakarami po mga minamahal, even until now. At napakarami pong mga miyembro ng church, even the attendees of the church, of the true church, are lukewarm, compromise, living in unholy life. Yun po yun, mga minamahal, di ba? Ang sakit, no? Kasi naturingang Kristiyano, pero mga compromise. Hindi nagbabasa ng Biblia, puro avatar, TikTok, kung ano-anong challenge ang ginagawa. Hindi dumadalo, hindi nakikipag-live streaming. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Yun po ang problema na unawaan po natin. Yun. So mga minamahal, kinakailangan po ng church na gampanan ang kanyang role. At ano po yun? Yung manalangin. Pakisabi po, manalangin. You know, the church is calling, God is calling the church, the true church, no, to pray earnestly. Manalangin ho talaga ng matindi. At hindi basta-basta pananalangin lang. Yung talagang manalangin talaga ng matindi. At kung magagawa pa natin, mag-ayuno tayo ayon sa ating kakayanan. Not just to pray, but to fast according to our capacity and ability. You know, prayer and prayer with fasting is a serious matter. We have to be serious. In prayer, in fasting, kailangan maging seryoso tayo . Kasi nga po, marami nga pong hindi ligtas . Again, let me repeat. Herod is a type of the devil. Si Herodes ay isang tipo ni Satanas. Na marami siyang bilanggo. Kagaya ni Ped, ni James, na binilanggo niya, pinapatay niya. At si Peter, binilanggo niya, gusto niya pa rin ipapatay. Pero mabuti nilang ang Iglesia ng Diyos ay nanalangin.
naunawaan po natin. At makikita po natin as the church of the living God, the true church, prayed earnestly, you know, ang sabi rito sa verse 6, Acts 12 verse 6, now when Herod was about to bring him out on that very night, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and sentries before the door were guarding the prison. And behold, an angel of the Lord stood next to him, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him, saying, get up quickly. And the chains fell off his hands. And the angel said to him, dress yourself and put on your sandals. And he did so. And he said to him, wrap your cloak around you and follow me. And he went out and followed him. He did not know that what was being done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. When they had passed the first and the second guard, they came to the iron gate leading into the city. It opened for them of its own accord, and they went out and went along one street. And immediately the angel left him. When Peter came to himself, he said, now I am sure that the Lord has sent his angel and rescued me from the hand of Herod and from all the Jewish people were expecting. Aba, akala kasi ni Pedro na mamalikmata lang siya. Pero totoo pala, pinakawalan siya ng anghel. Ang panghel ang nagpakawala sa kanya. Kusang naalis yung kanyang mga angkla, yung mga kadena niya. Kusang nabuksan ang mga pintuan ng bilangguan. Yung mga gwardiya niya ay hindi siya napansin. Naunawaan po natin. You know, God made miraculous thing in the life of Peter. Peter was delivered. The Lord sent an angel to deliver Peter. And it is a miracle. It happened because the church, the true church prayed earnestly. Naunawaan po natin. At uulitin ko, ang iglesia ay hindi po ito relihiyon, sekta, denomination, coalition, organization, movement. Ito po'y kalipunan ng mga mananampalatayang humingi ng tawad sa Diyos at nagbalik loob sa Diyos, nagbagong buhay. Nang marinig nila ang tamang aral mula sa Biblia, nagsuko ng buhay kay Jesus, tinanggap si Christ bilang Lord God, Savior ng kanyang buhay, tumira ang Holy Spirit sa kanyang puso. At ang Holy Spirit na ito ang tumulong sa kanya para makapagbagong buhay. The true church are assembly of people, are gathering of people who are cleansed by the blood of Christ because they admit that they are sinners and repented and renounced their sins and iniquities and transgressions and weaknesses and false belief and false religion. They accepted the word of the Lord and they received Jesus Christ as their Lord, God, and Savior. And the Holy Spirit dwells in their hearts, in their spirits. And this is in this Holy Spirit change their lives and become a new man, a new woman in Christ. Naunawaan po natin, mga minamahal. Is that clear? Dapat maintindihan niya ng buong Pilipinas, buong mundo eh. Na ang mga iglesia, hindi yung iglesyang no Kristo, hindi po yun. Hindi yung iglesia ng kung ano-ano, may krus o matulis o may bilog. Alam mo, iba't iba ang relihiyon eh, yung kanilang bahay panambahan o simbahan nila. Merong bilog sa taas, merong matulis, merong krus, iba-iba eh. Pero hindi yan ang tinutukoy ng Panginoon. Ang tinutukoy ng Panginoon, yung pong mga babae at mga lalaking nagsisi ng kasalanan, nagbalik loob sa Panginoon, humingi ng tawad sa Diyos, at ngayon ay nabubuhay kagaya ng ating Panginoong Jesucristo na handang gawin ang kalooban ng Diyos, ng Diyos Ama hanggang sa huling hininga ng kanilang mga buhay. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So sa gabing ito, before I close, maikli lamang po ito,
Napakahalaga ng role natin, Church of the Living God. Kaya kung sa oras na ito, nakikinig ka, nanunood ka, pero wala kang time para magbasa ng Bible. Wala kang time para manalangin. No? Wala kang time para dumalo. Takot ka sa COVID kaya hindi ka dumadalo. Takot ka kung kani-kanino kaya hindi ka dumadalo. Masyado ang busy. Kaya hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nananalangin. Pero hindi mo alam na napakahalaga ng pananalangin, lalo ng pananalangin may pag-aayuno. Na pansamantalang paghiwalay sa anumang mga bagay-bagay kasama na ang pagkain at kung magkaminsan kasama na ang tubig upang ang sarili maitalaga sa harapan ng Panginoon at makapanalangin upang sa ganoon ang kalooban ng Amang nagaganap sa langit ay maganap sa lupa at upang ang marami ay lumaya sa gawa ng kadiliman ni Satanas, marami ang maligtas, gumaling, tumanggap ng himala, maranasan ng kabutihan ng Diyos at ang buong Pilipinas at ang buong mundo ay madala sa pagganap sa kalooban ni Kristo ng Ama hanggang sa huling hininga ng ating mga buhay. So brethren, we must give time, we must set aside time for prayer and even fasting. For the meantime, or setting aside time to pray, and even not to be disturbed by anything, and even not to eat, and even not to drink, based on our capacity and ability. So glory to God. Again, for those who view late, for those who listen late, for those who watch late, the title of this message is The Earnest Prayer of a True Church is Powerful and Effective. The earnest prayer of a true church is powerful and effective. And this very hour, I explain to you the meaning of a true church and who are the true church. Who are they? And secondly, the power of prayer. Not just prayer, but an earnest prayer. Yun talagang totohanan ng pananalangin. Yun talagang punong-puno talaga ng groaning, travailing, and weeping. A heartfelt prayer. Yun po yun eh. About that time, Herod the king laid violent hands on some who belonged to the church. He killed James, the brother of John, with the sword. And when he saw that it pleased the Jews, he proceeded to Peter to arrest Peter also. This was during the days of unleavened bread, and when he had seized him, he put him in prison, delivering him over to four squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out to the people. So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by church. Naunawaan po natin mga minamahal. You know, when Herod seized James and killed James with the sword, and when he saw that the Jews, the bashers and the haters and the persecutors of Jesus and the disciples of Jesus were happy, he seized also Peter and wants Peter to be executed. But you know, the church said, it must be stopped. That's what he did. This is enough is enough. Herod killed James, and he wants Peter again to be killed. So, enough is enough. This must be stopped. Alam mo ang dapat nating gawin? Sa simula pa lang, huwag na nating paiskorin si Satanas. Yeah, from the start. Let us bound the devil. Let us bind the devil. From the start, let us put the devil, no? To stop. We must stop the devil. Naunawaan po natin. Ganun po yun eh. Bago pa makapanggulo si Satanas, manalangin na tayo, mag-ayuno na tayo.
Ngayon, kung nakapanggulo na si Satanas, eh may huwag natin payagang magpatuloy siya, manalangin at mag-ayuno tayo. Sa oras na ito, makinig ka po sa akin maigi. Anong panggugulo ni Satanas sa buhay mo? Anong panggugulo ni Satanas sa pamilya mo, sa pag-aaral mo, trabaho mo, negosyo mo, o sa ating church? O sa bayang ito, o sa buong mundo? O sa gobyerno? Ano ba yung ginagawang panggugulo ni Satanas? Kasabay na panitong coronavirus na ito. Kinakailangan patahimikin natin ito eh. Tapusin natin ito sa pamamagitan ng ano po? Nang sama-sama nating pananalangin. United, earnest, heartfelt, no? Persuasive prayer, prevailing prayer, persistent prayer. Yun ang kinakailangan natin, naunawaan natin. So collectively, unitedly as a church, we must pray earnestly, persistently, persuasively, prevailing, earnest prayer for those who are in need, those who are bound by the devil. Alam mo, huwag mong tinitingnan lang yung mga classmate mo, mga batchmate mo, mga kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay. O sino mang backslider dyan, o sino mang niluloko dyan ni Satanas, di ba? Di ba, ang dami-daming false teachers ngayon, false prophets ngayon, false teachers ngayon. Ang dami-dami ngayon ng division ng church. Ang dami-dami ngayon ng aagaw ng tupa. Ang dami-daming naninira sa mga totoong lingkod ng Diyos. Sila yung mga nagdadamit tupa pero lobo naman ng loob. You know, there are wolves, so many wolves in the church, in the Philippines and in the nations of the world. In sheep clothing, and yet, wolves inside. Many are suffering from sicknesses and diseases, from poverty, infected by coronavirus, and many are full of fear. Their hearts grasped with fear, no, grips with fear, no, grip with fear. Punong-puno ng takot yung kanilang mga puso. Naunawaan natin. Bali, ang diin ko po, number one, napakahalaga ng iglesyang sama-samang nananalangin, tunay na iglesia. Pangalawa, saan nagsasama-sama? Sa pananalangin. Sa pananalangin, hindi basta pa sa pananalangin, kundi pananalangin masidhi. At sa kanilang pananalangin masidhing ginagawa ng sama-sama, napaka makapangyarihan nun at napaka-epektibo nun, ang Diyos ay gumagalaw at kumikilos. Kaya po ito ang lagi kong sinasabi sa inyo mga kapatiran. Dapat ang prayer meeting ay tuloy-tuloy, dapat ang overnight prayer meeting ay tuloy-tuloy, sumasama ka, dumadalo ka. At dapat ikaw ay sumasama sa chain prayer and fasting. Nagbibigay ka ng oras ng araw na ayon sa kaya mo, sumasama ka sa fasting. Naunawaan po natin, ang fasting ay meron pong physical benefits and at the same time, it has also most especially spiritual benefits. You must attend the prayer meeting. You must join the overnight prayer meeting. You must pray and fast. Set aside time to pray. Skip a meal or meals. Have a fasting. According to your ability and capacity. Naunawaan natin. Yun ang kinakailangan natin. Kaya po sa lahat ng mga pastor at pastora, sa mga leader, pakisabi po sa congregation, dumalo ng mga prayer meeting, mga overnight, at sumama sa mga corporate prayer, united prayer, sumama sa mga chain prayer and fasting. Kailangan tayo ng mundo para ang mundo ay maligtas, gumaling, tumanggap ng kagalingan, ng himala, maranasan ng kabutihan ng Diyos, makalaya, matapos sa itong coronavirus sa ito. At yung mga takot sa coronavirus ay lumaya. Naunawaan natin yung corruption sa church, corruption sa gobyerno ay maalis. Matigil yung mga Judas, mga Demas, Jezebel, Jotripis sa church. Matigil yan. Mga Absalom, mga Adonaya. You know? Jezebel spirit, Adonaya spirit, Absalom spirit. Naunawaan po natin
Judas spirit, Diotrephes spirit, Judas spirit, Diotrephes spirit, and all bad spirits, the Antichrist spirit, those are causing division, slandering the true men and women of God, dividing the church, stealing plaques from the true men and women of God. This must be stopped. Naintindihan po ba natin? Naunawaan po ba natin? O, before practice operation worship, pray. After practice operation worship, then pray. Before it is to start anything, pray. And after anything, pray. Before you eat, pray. Before you sleep, pray. As you wake up, pray. Naunawaan po natin? Naintindihan po ba natin? So, inuulit ko po, Herod is a type of Satan. The devil came here on earth but for to steal, to kill and to destroy. But Jesus Christ came here on earth to give us life and have it more abundantly. And 1 John chapter 3 verse 8 it says, 1 John 3:8 it says, the reason why Christ manifests here on earth, the reason why Christ came here on earth is to destroy the wiles and works of the devil. To destroy the wiles and works of the devil. And that dominion, that authority, that power has been given by Jesus to the church. And he said to the church, the gates of hell shall not prevail against you. And whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you lose on earth shall be loose in heaven. Ibinigay po ng Panginoon sa iglesia ang isang kapangyarihan na ang gawa ng demonyo, ang impyerno ay hindi makapananaig, na anuman ang gapusin gawa ng kaaway ay gagapusin ng Diyos, at anuman ang pakawalan sa langit, anuman ang ipag-utos natin sa mundong ibabaw na ito ay gagawin po ng langit. Naunawaan po natin the authority of the believer, the power of binding and loosing. Kaya, hindi pwedeng laging ang prayer nasa isip lang. Kinakailangan merong Satanas, lumayas ka. Meron dapat ulakara, bakurubushile, barayanda, rabianda. Romans 8:26-27. May mga time na ang prayer mo nasa isip lang. Pero may mga time na kinakailangan mong maingay ka. Satanas, layas! Urabakila baraya ramba raba handa leanda, nakikipag spiritual warfare ka. There will come a time that your prayer is silent. You are just praying from your heart and from your mind. But this is not applicable all the time. But you have to bind the devil. I rebuke the devil in Jesus' name. You have to groan and moan and travail and do the spiritual warfare. Urabakala baraya rakanda lahanda rayande. Ganun po yun, mga minamahal, na intindihan po natin. Kaya lahat po ng mga kapatiran, buong Pilipinas, buong mundo, mga leader, mga pastor at pastora, mga nakikinig at nanonood, isakabuhay natin ito at ipaalam natin to sa lahat. No? The earnest prayer of a true church is powerful and effective. Naunawaan po natin, is powerful and effective. Napakaigli lang naman itong mensahe sa oras na ito eh. Ito lang naman ang gusto kong idiin sa oras na ito eh. No? Yung kahalagahan po ng pananalangin eh. Naintindihan po natin. Alam mo, para hindi, pakisabi mo ito ha, sa mga gumagawa sa church, sa mga nagkukumpuni, nagre-reconstruct, nagre-renovate, nagre-repair ng church, mag-pray muna kayo bago kayo gumawa. Para sa ganun, walang bulakbul, walang backjab. At pagbubutihin ninyo yung gawa ninyo, pangungunahan kayo ng Holy Spirit. Huwag agad na iisip ninyo, ay gumawa, mag-almusal muna kaagad. Bakit hindi muna kayo mag-pray? Kapatid, kasama ka dyan, dyan ka nakatira, pangunahan mo sila. Mag-pray muna tayo. Sabihin mo sa kanila. Eh kung hindi paligtas, hindi maligtas. At kung backslider eh, makabalik sa Panginoon, intindihan po natin. Glory to God. Yun po yun eh. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Yun po yun.
Yun po ang diin dito eh. Yun po ang kahalagahan ng prayer. No? The essential. The importance of earnest prayer of a true church. It is powerful and effective. Through the earnest prayer of a true church, united prayer of a true church, you know, Peter was delivered by God. God sent an angel to deliver Peter from prison, from the hands of Herod. You see, urabakanda la basiri biyanda la handarayande. Alam mo, lahat na lang ng gagawin mo, pinupost mo sa FB. Puro ka story, puro ka my day. Eh, yung pananalangin mo ang babaw, lugaw. Kaya ka tumatayo, walang kapangyarihan. Punong-puno ka ng kaba, punong-puno ka ng nervyos. Wala kang perfect love. You know, everything that you will do, you will post it in FB. In your IG, in your Twitter, in your My Day, in your story. And yet, your prayer life is shallow. That's why, as you minister before God and before the people, no power, powerless, full of fear. No belief for ourselves and no belief for God. No faith in ourselves and no faith in God. Yun eh. Naunawaan po natin. Puyat ka ng puyat sa maraming bagay, hindi ka nagpe-pray. Aga-aga mo magising, hindi ka nagpe-pray. Bago ka mag-drive, mag-pray ka. Bago ka mag-aral, mag-pray ka. Lahat ng gagawin mo, mag-pray ka muna. Gets mo po? Kanino ka magpe-pray? Pray to the Father in Jesus' name through the power of the Holy Spirit. Whatever you do, pray. Before you start anything, pray. Pray to the Father in Jesus' name through the power of the Holy Spirit. You are spending so much time ironing clothes. You are spending so much time washing clothes. You are spending so much time taking care of the baby. You are spending so much time in market, in supermarket, in cooking. You are spending so much time in so many things, but you forget to pray. And in fact, while laundering, ironing clothes, you can pray at the same time. While you are cooking, you can pray at the same time. While you are driving, you can pray at the same time. And even while you're sleeping, you can pray through your spirit. Your spirit is communicating with the Holy Spirit. Yeah, while you're sleeping, your body is resting, your mind is resting, but your spirit is continually communicating with the Holy Spirit. O, naunawaan mo po yun. May tinatawag pong practicing His presence eh. Mayroong ganun. Na mayroong kang ginagawa, pero yung nakipag-niig ka sa banal na Espiritu, ang tawag doon is practicing His presence. Naunawaan po natin mga minamahal. Pakisabi po natin to sa lahat ng ating chapter sa buong mundo. Pakisabi po natin to sa lahat ng mga kapatiran. At yung mga leader, pangunahan natin, ang ating mga attendee, buong Pilipinas, buong mundo, at tayo po yung manalangin. Ang kalayaan po ng Pilipinas, ng Iglesia at ng buong mundo ay nasa kamay po ng mga tunay na mananampalataya ni Kristo. Ang Iglesia kasi nasa backsliding eh. Ang Iglesia kasi maraming hyper-grace teaching, false preachers, lukewarm, maraming division sa church. Oh, para sila lumaya at ma-stop yan. Nasa kamay natin to eh. Nasa kamay po natin. Naunawaan po natin. Ngayon, may vaccine, no? Ginagawang mandatory yung vaccine. So, ipag-pray natin na yung vaccine na yan is effective. Na kapag tinurok sa mga mamamayan, eh talagang effective yan. Hindi yung less efficacy. At gawa pa ng mga walang Diyos. Hindi ko alam kung bakit
masyadong pinapaboran yung mga walang Diyos na ito, bansang walang Diyos, na nang-aagaw ng teritoryo ng ating bansa. Hindi ko alam kung bakit itong mga illegal manufacturer na ito ang pinapahalagahan. And this must be stopped. I said, this must be stopped. Naunawaan po natin, the stealing of the flocks, the slandering of the true men, women of God, the rising of the false teachers and false teaching, false teachers, the hyper-grace teaching, the predestination teaching, election teaching, doctrine of election teaching, and all my immaturity in the church, lukewarmness, compromising in the church. Naunawaan po natin, mga naglilingkod kunwari sa Panginoon pero hindi naman mga totoo, nakikinig pa ho ba tayo? Glory to God. Sa pamamagitan ng mga napapanood mo ngayon dito, i-revive mo yung Bacolod, i-revive mo yung Bisaya, i-revive mo sila riyan. You learn from this ministry, then revive Luzon, Visayas, and Mindanao. Wherever the Lord send you, wherever the Lord will send you, revive them. I-revive mo sila. Naunawaan po natin, mga minamahal. Naintindihan po natin. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa buhay. So, sa oras na ito, tayo ay manalangin. Bago tayo mag-intercede para sa iba, manalangin muna tayo para sa sarili natin. Before we intercede to others, we will pray for ourselves. Shall we pray? Shall we lift our both hands to Jesus? Taas po natin ang ating mga kamay sa langit. So sa oras na ito, anong bisyo ang nasa iyo? Ihingi mo ng tawad, bitawan mo na yan. Alak, babae, sugal, bakla, tomboy, lalaki, pagmumura, isuko mo na yan. Kabaklaan, katomboyan, maling sekta, maling reliyon, pagsamba sa Diyos-Diyosan, isuko mo na yan. Galit po at hindi sama ng loob, hindi pagpapatawad, hindi pagpapasakop, punong-puno ng pride and arrogant spirit, isuko mo na sa Panginoon yan. Ikaw na nangaagaw ng tupa, ng didibay, naninira ng mga lingkod ng Diyos, ikaw na mapagmahala sa lapi, may Judas spirit, may Jotrepes spirit, may Absalom spirit, may Jezebel spirit, may Demas spirit, may Adonaya spirit, na mga espiritu bang ano, mga magugulo, ihingi mo ng tawad sa Panginoon niya. All these spirits that is not of God, that are not of God, repent and renounce all their sins. All our sins, I mean. Sige po, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Yung pagiging mababaw natin, yung lack of prayer, prayerlessness. Urarabakanda lalabashiri biyanda. Panginoon, sa oras pong ito, kami po'y lumalapit sa iyo. Kami po ay sumamba sa rebulto. Kami po ay umin ng anak na nigarilyo, bakla, tomboy, mahilig sa babae, mahilig sa lalaki, nagmumura. Kami po, Panginoon, ay nasa maling sekta, relihiyon, maling paniniwala, maling buhay, maling aral, mayabang, hindi nagpapatawad, hindi nagpapasakop, hindi nagpapakontrol. Laging magaling, laging sikat, laging marunong, mapanirang puri, nangaagaw ng tupa, nang didivide ng iglesia. Judas, may espiritu na kagaya ng kay Judas, kay Adonaya, kay Absalom, kay Jezebel, kay Demas, kay Jotrepes, ang ibig sabihin, itong mga espiritong ito, Panginoon, na mapanira, rebellious spirit. Urabakanda lalabashiribiyan, dapat awarin niyo po kami, Panginoon, sa oras nito. Sige po. Come on, talk to your God. Repent from all your sins and iniquities, from all your vices, from all your unholiness and unrighteousness, impurity. Repent from false teaching, false doctrine, from stealing plaques from true men and women of God, slandering the true men and women of God, dividing the church. Repent from being a false teacher and teaching a false teaching. Sige po. Even the prayerlessness. No time to pray. No time to read the Bible. Hmm.
No time to attend. No time to give our tithes and offerings to the Lord. Not honest, not faithful in our giving to the Lord. Not serving the Lord. Stealing the money that is due, that is intended for God. Yung mga nagnanako na mga ikapotando. Yung mga pinapag full-time, ayaw mag full-time. Sige po, humingi tayo ng tawad sa Panginoon sa oras na ito. Pumingi tayo ng tawad. Panginoong Diyos, sa oras pong ito, binanggit po namin yung aming mga kasalanan. Kung ano pa po yung mga hindi namin nabanggit, di po namin na isa-isa, hinihingi rin po namin ng tawad. Isa-isa inyo itong ipaalala sa amin at ito'y aming matalikuran. Kugasan niyo po kami ng inyong dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo. We are repenting, Lord, and renouncing, Lord, all our sins and iniquities. Lord, we enumerate one by one all our sins, Padre God. But because of our limited capacity, Lord, maybe we forget many sins that we are doing. Reveal it to us, Lord, and help us, Lord, to forsake all these sins and iniquities. And Father, cleanse our hearts. Give us a new mind, a new heart, a new spirit. Make us worthy and pleasing in your sight. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa inyong harapan. Bigyan niyo kami ng bagong buhay, bagong puso, bagong kaisipan, at bagong pagkatao. Kundala baribiyandala, burubukundurubiyanda. Yes, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. At Panginoon, sa oras na ito, pagalingin niyo po ang aming mga sakit at karamdaman. Ang coronavirus na ito, alisin niyo sa aming katawan. Ang cyst, ang cancer, alisin niyo sa aming katawan. Ang ulcer, ang diabetes, ang hypertension, ang glaucoma, pagkabingi, pagkapulag, pagkapilay, skin disease. Lahat po, Panginoon, ang sakit at karamdaman mula ulong hanggang talampakan, mula balat hanggang kaloob-looban, hanggang sa buto, dugo, Panginoon, at laman. Kaloob-looban, Panginoon, tanggalin yung lahat. Father God, all the sicknesses and diseases, from the crown of our head to the sole of our feet, from our skin, Lord, to the inside part of our bodies, to the bones, to the blood. O God, in Jesus' name, Urabakanda Rabashiri Biyanda, Lord, heal us. Heal us in Jesus' name. Tanggapin niyo po ang agalingan sa oras na ito. Tanggapin niyo po ang himala. Tanggapin po ninyo. Tulungan niyo rin po kami sa aming pag-aaral, kasama ang aming mga mahal sa buhay. Tulungan niyo po ang trabaho at ang negosyo. Tulungan niyo po ito, Panginoon. Tulungan niyo magkaisa at magkasundo-sundo, Panginoong Diyos. Ang iglesia, ang bayang Pilipinas, ang buong mundo, ang lahat ng tao, Panginoon, ang gobyerno, ang mga magkakaklase, ang mga magkakabatsmate. Tanggalin niyo ang pataasan, tanggalin niyo ang ere, Panginoong Diyos. Urabakanda lalabashiri biyanda. Yes, Lord, we are praying, Padre God, remove any disunity, any false teaching, Lord. And Lord, bring down, Lord, destroy the spirit behind the false teachers. Let them be love, let there be love, let there be unity, O God, in Jesus' name. Help us in our studies, in our jobs, in our businesses. And help us, Lord, in our ministries, God. Use us mightily, effectively in this final hour. May we bring the Church of Philippine Island and the nations of the world quickly, Lord, rapidly, God, in Jesus' name. As fast as we can, Lord, to your help, God, to bring the real salvation of Jesus in order for the world to receive healings and miracles, O God. To experience the goodness of God, and that we may fulfill your highest calling and perfect destiny in Jesus Christ. Yes, Lord, sa oras sa ito, Panginoon, tinutulungan niyo po ang mga magkakaibigan, magkakasama na magkabati-bati sa iglesia, Panginoon, na magkabati-bati, magkabalikan, Panginoon, maayos ang mga relasyon, maging sa pamilya, sa tahanan, Panginoon. At tinutulungan niya po, Panginoon, ang pag-aaral, ang trabaho, ang negosyo, maging maayos ito, Panginoon, maging mga mahal sa buhay namin na nasa ibang bansa, mga kapatirang namumuhay sa ibang bansa,
Lord, alam namin tinutulungan niyo sila, Panginoon. Lahat po ng mga nakikinig at nanonood, tinutulungan ninyo. So, brethren, we cannot mention one by one your needs. But, But we are praying that the Lord will grant all the good requests of our hearts, extending to our loved ones, families, relatives, and clans, and kindred. Let the salvation of God flow. Let the healing flow. Let the miracle flow. May we experience the goodness of God, and may we fulfill the highest calling of God and the perfect destiny in Jesus Christ. At Satanas, hadlang ka upang hindi mangyari at maganap ito. Layas, we rebuke you, devil. Do not hinder this prayer. And may God give us victory in Jesus' name. Urarabakanda, rabashiri, dibiyanda, rorobakanda. Panginoon, ang dalangin po namin, Panginoon, tamang bakuna lamang ang makarating ng Pilipinas at yung talagang effective, Panginoong Diyos. Allow God, only the effective vaccine be injected to Filipino people that are in need of it. And not only to the Philippines, but to the nations of the world. Yes, in Jesus' name. And we pray, Father God, stop this coronavirus. Whatever strain of coronavirus, let it be stopped in Jesus' name. We send them, these viruses, to hell in Jesus' name. All bacteria, all germs of the devil, we send them all to hell in Jesus' name. The Son of the Living God. Urarabakanda, Lord, every city, every alley, every street, every province, every road, every barangay, every village, every subdivision, every boulevard, every avenue, every nation, every state, every country, Lord, visit them with your Holy Spirit. Destroy the walls and works of the enemy. Let Jesus have a full control of every place here in the Philippines and the nations of the world, including, Lord, the private, Lord, the groups of God in Jesus' name. And even, Lord, the government in Jesus' name, the government units of God in Jesus' name, all agencies of the governments, and even private agencies, God, visit them, Lord, with your Holy Spirit. Save them, Lord, in Jesus' name. Destroy the walls and works of the enemy. Any, Lord, spirit that is controlling every agencies of God in Jesus' name, we rebuke them in Jesus' name. We send them to hell in Jesus' name. And we are saying never to return in Jesus' name, the Son of the Living God. Remove, Lord, all the corruption, all the bribery, God, in Jesus' name. All the killing. Urarabakanda. Lord, the spirit of rape. Lord, gambling. All unholiness of the devil. We rebuke them all in the church, in the Philippines, and the nations of the world. In every governments of the nations of the world. We rebuke them in Jesus' name. Panginoon, dalangin po namin, Ama, na makialam ka po. Kayaan niyo po, Panginoong Diyos, na ang lahat ay maging kaharian mo, na kung saan ang kalooban mo ang nasusunod. Yes, Lord, let your kingdom come, let your will be done here on earth as it is in heaven. May we all be your kingdom, where Jesus is Lord God and Savior, and where the perfect will of the Lord is being done. Kurababakanda. Makialam ka, Panginoon, na ang mga batas, ginagawang batas, at mga alagad na batas, mga mambabatas, sila mga government officials, Panginoon, ay kontrolin mo sila na ang maipasang batas, ang magawang batas, at silang mga alagad na batas, mga mambabatas, ay sumunod lamang sa iyong kalooban, makapasa lamang, yung ayon lamang sa iyong kalooban. Yes, God, in Jesus' name, Lord, visit Malacanang, visit White House, and all palaces in the whole world. And all the places of the presidents, the kings, the queens, the prime ministers, O God, in Jesus' name. Visit, Lord, the Senate, the Congress, the IATF, the MMDA, the BFP,
AFP, PNP, DALG, DOH, all government agencies, all government departments of God here in the Philippines and in the nations of the world. Bisitahin niyo po. Ang hiling po namin na iligtas niyo silang lahat at lahat ng mga mali dyan wasakin ninyo, Panginoon. In Jesus' name. Anything that is not of God, destroy them, Lord. In Jesus' name, the Son of the Living God. Ura raba, shiri ribiyanda. Visit them, Lord. Save them, Lord. Take full control. And Lord, let your perfect will be done in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Ura raba, handa raba, shiri ribiyanda. Panginoong Diyos, all our leaders, all our members, Panginoon, let be obedient to you. Let be on fire for you, O God, in Jesus' name. Lord, revive and renew the backsliders, O God, in Jesus' name. Kura babakanda, rababashinda, rababahanda. Yes, Lord. Yung mga backsliders, Panginoon, ibalik nyo nga pong lahat. Yung mga naligaw na lihis ng landas, Panginoon. At yung nangligaw at nagpalihis ng landas, durugin nyo, Panginoon, ang gawa nila. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang mga backsliders ay makabalik. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang mga naligaw at dalis ang landas ay makabalik. Hayaan niyo po, Panginoon, na yung mga ninakaw ng mga churches ng mga tupa ay makabalik, Panginoong Diyos. At yung mga ninanakaw ng mga ikaputhandog, first fruits, ay madala sa church, Panginoon, at magamit lamang para sa iyong karangalan. Ura babakan, let the money intended for God be used for your glory, O God. Let the tithes and offerings and the purses and the pledges and the donation and all the promises, Lord, be collected, Body God, and be used for your glory. All the churches that the devil, Lord, destroyed, that the devil, Lord, divided, let them all return to the kingdom of Jesus. Urabakanda lalaba, kararabakanda rabashanda. Kung saan merong nakatayong kingdom of Jesus, na giniba, sinira at ninakaw ng Diablo, ibalik at itayo mo pong muli, Panginoon. At palakihin nyo pa at sakupin nyo pa ang buong Pilipinas sa pamamagitan ng Kingdom of Jesus, Panginoon. Yes, God, hallelujah. Oh, rababakanda, rabashanda. Return, Lord, what the devil has stolen from the Kingdom of Jesus. Oh, rarabakiri, bianda, lalahanda, rarahanda, rarahanda. And let every nation, Padre God, every continent, become your kingdom, where Jesus is Lord God and Savior, and where the perfect will of the Lord is being done. Kundalaba shiri biyanda labari biyanda rabahanda. Ura babakanda lalaba shiri biyanda lalaba shanda rabakanda. Ura babakanda lalaba shanda. Sa oras na ito, mababtize ka ng Holy Spirit. Ma-recharge ka ng Holy Spirit, ma-activate ka ng Holy Spirit, at matapos tayong mag-pray in known language, in known tongues. Ngayon naman, mag-pray tayo in the Spirit. I pray that right now you will be baptized with the Holy Spirit, be activated with the Holy Spirit, be recharged with the Holy Spirit, speak in new tongues. And as we pray in known tongues, and right now, we will pray in tongues. We will apply the Romans 8:26. Romans 8:26. We will apply the Romans 8:26. And Romans 8:26, it says, Ura raba shiri ribianda raba bahande. Ano po ang sabi ng Romans 8:26? Likewise, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Again, Romans 8:26 and 27. Likewise, the Spirit help us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And he who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Ngayon yun,
Basahin ko po sa Tagalog ko po basahin. Roma 8, 26 hanggang 27. Roma 8, 26 hanggang 27. Ganito ang pananalangin mo personal, ha? Sa mga prayer meeting natin, ganito, ha? At mas malalim pa rito, mas matindi pa rito. Kahit na maghiyawan, magroning, gumulong, magtrabil, lumuhod, umiyak, gawin. Glory to God. Yan. At gayon din naman ang Espiritu, Roma 8:26. At gayon din naman ang Espiritu, pumapatungkol sa banal na Espiritu, ay tumutulong sa ating kahinaan sapagat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ang mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Glory to God. After we pray in known language, we will pray in tongues. The Holy Spirit will allow us to pray with us and through us. Just use us as His vessel to pray. Gagamitin lang tayo ng Panginoon bilang isang instrumento niya at manalangin. So be baptized with the Holy Spirit. Open your mouth and be baptized with the Holy Spirit. Be recharged with the Holy Spirit. Be activated by the Holy Spirit. And shall we pray now in tongues? Ula baraba kilala kandararahandi. Robukundo lulubo shiri ni yandalala kandararahandi. Robuku shikatalala handi ririyando. Bububu yanda. Yashi dududu mimi mamama kutu kalala kiatanda. Shidadada handalala bakutu kutu. Riba, karamasyanda, rabasyanda. Huwag mo akong panoorin, huwag mo akong pakinggan. Manalangin ka. Don't just watch me and don't just listen to me. Pray. Pray and pray. Kurabakanda labashiri biyanda rabakanda labashanda. O rabakanda labashiri biyanda la lulukundu riandi. Lumu, mumu, miya tatalala kandala la sidianda robobobo kondulu shikatalala hando roboko bobobo bibibianda rarabakinda lulubukundu robobukinda lalagyanda lalashuko rianda layanda rayande roboko robushuko robushindi lia lu bushu de tatalala ka mimianda la yama mumu mum chi chi cha cha tutodara ka ka pa po 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 kaya kala machia dia shondo yetsa zisa sha mamu shi yata ta 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 shikata la 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 ila la ula la aya lilianda la la kuru mushiki lilikanda lia lia lu lia nia lia limishi limishu lo mushia kata la la yande lo ku riandi riando riandia liando riandia ri chiku chiku chika tu lu shimi shia tu di da di da tu taira lu ni shimi shimi yati cha cha kuchu ti shi cha cha shu shi Shoo, 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 lia ra shi, tai li, shoo koma shakalala, a la la, mu shuya nana, lian no lo mi shi lian, liando, lian, loro shia, lia kumo mu shi, liando, liandi, liando, liandi, liandi shi la makara, rokor, boro, roya, ora vakanda la la kia mu shika, u lianda, la la hando, roro shika, liandi, riando, riandi, riando, ruyando, riandi, Lishika marara handi, murara kandalala hu, mishikia. Shukololo handa, lilianda lalabakanda, urara handa rarabakanda, urara ki, lumushi, layandi, ruhundu, ruhundu, ruhundi, rienda, rakalabashu, rienda, riandi, shuko, shiki, suko, lianda, liando, lulululululu, shidide dayanda, liandi. Ura yakata lala, lileanda, ura rakanda, iya kaha, susu susu su, shisha shasha, shika lala handi, robokondo, shila shila, nunemashi, nanana shulala yandi, loko ri ri a ra, susianda, liria karabakara yandi, lushi, rei, ruku, yaka, shichukuka, mishia mishia, tuya shia, dai dai shia, dai dai shia, dai dai shia. Dai dai shi lulayanda la arahyanda robokura yanda rabashanda urabahanda rabashanda urakyanda rabashika olala handara hande
irarayanda. Oh God, thank you Lord for reviving our lives, Father God. Reviving us, God, hallelujah. Reviving us, Lord, our prayer lives, oh God, in Jesus' name. And the Lord and Lord God, I and my family and the Kingdom of Jesus Fellowship, all its leaders and its members, Father God, will be used by you in this final hour, more powerful, more effective, Father God, to bring the Philippine Island and the nations of the world to the real salvation of Jesus, to receive healings and miracles from God, to experience the goodness of God, bringing the Philippine Island and the nations of the world to their high calling, to our highest calling and perfect destiny in Jesus Christ. Urababakanda. Marami pong salamat, dakilang Ama, kung panahon na namin noon, mas lalong panahon namin ngayon. Lord, if it is before our time, mas more today, Father God. This is our time. Hallelujah. Urababakanda, rabasanda, as your messenger in this final hour, to bring the Philippine Island and the nations of the world to the real salvation of Jesus, to receive healing and miracle from you, O God, to experience the goodness of God, and to bring the Philippine and the nations of the world to the highest calling and perfect destiny in Jesus Christ. Salamat po, Ama, ng marami, lahat po ng mga nakinig at nanood ay tumanggap ng kapatawaran, ng kagalingan, ng himala, ng kasaganaan, ng buhay na walang hanggan. Sinagot mo ang panalangin, pinag-aisa, pinagbati-bati at pinagsama-sama, pinagtugon-tugon, Panginoon, para sa isang napakagandang layunin na sabahin, mahalin at paglingkuran ka lamang hanggang sa huling hininga ng aming buhay. Thank you, Father God, for giving us salvation, healing and miracle, granting the good request of our hearts, uniting us, Father God, hallelujah, removing the barrier, making us one for just one purpose, to worship you, to glorify you, to serve you, and love your precious, most wonderful name, most witness name of Jesus. Hallelujah, Rabashir Bishop. Thank you, Lord. Marami kaming hindi nabanggit, hindi nasambit, pero alam namin, Panginoon, sinagot mo ang lahat ng ito. Salamat po, Amang Pilipinas, at ang buong mundo ay kaharian mo, kaharian hindi mayayanig. Father God, thank you, Lord, for granting all the good requests of our hearts, even those we never mentioned, God. Lord, you answered it, you answered them all already, O God, in Jesus' name, making the Philippine Island your kingdom and the nations of the world your kingdom, a kingdom that cannot be shaken. We thank you, Father God, in Jesus' name. Amen. So sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, kung meron tanong, pre-request, pangangailangan, gustong dumalo, gustong ibigay, ikaw po, handog, perspreso, ano man ang tawag mo dyan, donation, love gift, ano man ang tawag mo dyan, if you want to send your financial support, your tithes, offering, purse, flutes, pledges, love gifts, etc., donations, so let me know, PM here, if you need counseling, prayer requests, inquiries, if you want to testify how the Lord saved you, healed you, do great things in your life through this ministry. So let me know. PM here. And contact 0917-152-1963. 0917-152-1963. 0998-989-2963. 0998-989-2963. Again, 0998-989-2963 and 0917-152-1963. Glory to God. And PM here, no? Pag mag-PM kayo, tumawag kayo para sa inyong kaloob, magpatotoo, magtanong, gustong dumalo. Glory to God. Ang ating pong gawain ay ginaganap. Ang ating mga kapatiran ay nagkalad sa buong mundo. At ang ating pong main church, kada umaga, alas 10 ng umaga, sa hapon, alas 2 ng hapon, sa number 60, Ezequiel Street, Concepcion 1, Marikina City, ang landmark, Rusty Lopez. Our main church is located at number 60, Ezequiel Street, Concepcion 1, Marikina City, landmark, Rusty Lopez Factory and Department Store. Sunday service, 10 a.m. and in the afternoon, 2 p.m. So join us, let us know if you will attend,
Glory to God, we will continually follow the protocols. Bring your face shield and face mask. We have a scanner. We have attendance. We have alcohol. We have disinfectant. Everything as the law requires. So, ganun po yun. May alcohol tayo, may scanner tayo, meron tayong attendance, may social distancing tayo, dalhin nyo yung mga face mask ninyo, mga face shield ninyo, at meron tayong pang-disinfect. Lahat ay ginagawa natin. Meron tayong ilang metrong layo. So, ginagawa natin lahat po yan. So, inaasahan po kayo na itatayo ninyo at tinatayo ninyo ang KOJF sa buong mundo at kayo bumabalik sa KOJF at nagdadala pa kayo sa KOJF at pinupush ninyo ang calling at mandate ng KOJF, nagkakaloob kayo sa KOJF, ipinapanalangin nyo ang KOJF, nag-aayuno kayo para sa KOJF, simula sa akin, sa ang pamilya, sa mga liderato at mga pamilya at mga attendant mga pamilya, para sa Pilipinas at para sa buong mundo. Pinapadala nyo rito ang inyong mga ikaputan dog persons, ang inyong mga kaloob financial. Hallelujah. Glory to God. You are establishing the KOJF in your area. Returning to KOJF. Pushing the calling and the mandate of the KOJF. Prayer and fasting for the KOJF. Most especially, first and foremost for me, my family, the leaders and its attendees, and our families, respective families. Yeah. For the Philippines and the nations of the world, that we will become to be used more by God for the Philippines and the nations of the world, for the salvation of the world, for God's glory. Hallelujah. Marami pong kaparaanan para ipadali ninyo ang inyong mga ikaputan dog passports. Merong Cebuana Lubilier, M. Lubilier, Western Union, merong Palawan, merong GCAS, merong BDO, may BPI, maraming paraan. There are so many ways to send your financial support. At patuloy na pakinggan at panuorin natin yung Dasay of the Lord, yung Radio TV natin. Patatagin, palakasin, paramihin pa natin yan. Yung ating mga social media accounts. Palakasin at palalimin pa natin yan. Continue to pray and fast and to help our radio and TV ministries and all our social ministries and our ministries to the Philippine Island and to the nations of the world. Our ministry of compassion, helping the poorest of the poor and helping those who are needy. Glory to God. So hinihintay ko po at ihintayin ko po ang inyong mga tanong, mga prayer requests, yung mga kaloob ninyo, yung mga patotoo ninyo at yung kagustuhan yung dumalo. So mag-PPM kayo rito, mag-text kayo, tatawag kayo, 0917-152-1963 at 0999-898-92963. So pansamantala lang mga minamahal, glory to God. So ito po ang inyong lingkod, ang lingkodin ng Diyos, your dad, your spiritual dad, God's man in this final hour. Kasama ko po ang buong liderato at mga mahal sa buhay natin, no? Glory to God, ang lingkod ng Panginoon, Ricardo Diaz Carillo. So God bless you, and God bless you more.